Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa umaga pong ito, ang atin pong pag-aaralan ay atin pong matatagpuan in the book of Ezekiel chapter 12 verse 25. Ganito po ang ating mababasa. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ay How to Hear the Voice of God. Samahan niyo po ako sa talatang ating pagbubulayan. Ito po is Ezekiel 12:25. Ganito po ang sinasabi. For I, the Lord, will speak, and whatever word I speak will be performed. It will no longer be delayed. For in your days, O rebellious house, I will speak the word and perform it, declares the Lord God. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umaga pong ito'y ating pagbubulayan. Ang tema po ng talatang ating pinagbubulayan ngayon ay ang katotohanan ang Diyos ay nagsasalita. Ang Diyos ay nagpapahayag. Ang Diyos ay nakikipag-usap. Ang tanong, sa panahon bang ito ng ating modernong panahon ay naririnig pa rin ang Diyos at nakakausap pa rin ang Diyos? Ang sagot po dyan ay malaking opo. Ang problema lang po madalas, gusto nating makausap ang Diyos at gusto natin siyang marinig sa ibang paraan. And most of the time, gusto natin siyang marinig sa paraang kamangha-mangha, katulad ng isang burning bush kung saan kinausap ng Diyos si Moses, o kaya'y sa loob ng balyena habang si Jonah ay nilulok ng malaking isda. So the life of every great man of God in the Bible
great man and women or woman in the Bible was marked by the ability to hear and recognize the voice of God. Mga kapatid, ito po yung source ng ating kapangyarihan. Ang pastor, ang mga mangangaral na nagiging matapang sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ay mga pastor at mangangaral na equipped ng salita ng Diyos. Ito po yung ating armor sa mundong ito. Ito po ang ating mga kalasag sa mga banta ng suliranin at problemang dumarating sa atin. Yung pagiging equipped natin sa mga mensahe at salita ng Diyos ang sikreto ng pagtatagumpay sa buhay pananampalataya. At ito po yung naging taglay ng mga dakilang lalaki at babae ng banal na kasulatan. So as clearly as He spoke to these men and women, He has promised to speak to us as well. Mga minamahal na mga kapatid, God has not stopped talking and revealing Himself. Hindi po tumigil ang Diyos sa pagsasalita at sa pagpapakilala ng kanyang mga sarili sa bawat isa sa atin. Ang problema, bakit maraming mga tao ang nagkakaroon ng pagkakataong pang sumamba sa ibang mga Diyos? Ang tao'y nakakagawa pa ng Diyos sa sarili nilang mga kamay at lumilikha ng Diyos na kanilang sinasamba na kinamumuhian ng Diyos. Ano pong dahilan? Ang pangunahing dahilan po ay kamangmangan sa tunay na Diyos. Yung kawalan ng muwang, kawalan ng pagkaunawa, kawalan ng kaalaman tungkol sa sino ba ang Diyos na sinasabi ng Biblia ang dahilan kung bakit lumilikha ng ibang Diyos ang mga tao. Natatandaan niyo po ba nung panahon ni Moses? Palibasa po, ang Diyos ay nakikipag-usap lang kay Moses, wala pong kasulatan. Walang means of the people knowing what is the will of God. Ito po ay sa pamamagitan lang ng propeta na kinakausap ng Diyos eh, hindi po ba? Napakapalad ng mga mananampalataya sa panahon natin ngayon kasi hindi na po kailangang merong representative na propeta na kinakausap ang Diyos para sabihin sa atin ang kalooban ng Diyos. Mapalad po tayo kasi we have now the written word of God. And the written word of God is perfect enough for instruction at for reproof. At may papakinabangan ito para sa kabanalan at kaligtasan ng tao. Nung unang mga panahon, wala silang means kundi maghintay ng propetang ipapadala ng Diyos para magsalita sa kanila. Kaya nga po, sa panahon ng Lumang Tipan, may Moses na nagsulat po ng Pentateuch, yung unang limang aklat ng banal na kasulatan. Isinulat po yan ni Moses at ito po ang binigay niyang guide sa kalooban ng Diyos sa buhay ng mga tao nung unang panahon. Pero mga kapatid, tayo po lahat, we have the Old Testament as a guide. We have the New Testament explaining everything to us. And we no longer need to wait for another prophet or for another person who will speak to us the Word of God because we have the written Word of God and we have Jesus completing everything that is mentioned in the Old Testament. He became the fulfillment of what the Bible is saying in the old. So, hindi po tumigil ang Diyos. Tumigil lang po ang pagdaloy ng salita ng Diyos sa mga paraang gusto natin. Sapagkat ngayon ang Diyos ay nagsasalita, hindi na sa paraang katulad ng binabanggit sa Lumang Tipan, kundi sa pamamagitan na ng kanyang mga salitang ipinahayag at isinulat sa banal na kasulatan. Marahil, kaya lang hindi natin narinig dahil gusto nating mapakinggan ang kanyang tinig sa ibang pamamaraan. Alam niyo po ba sa panahon natin ngayon, may access na tayo sa lahat ng uri ng communications? We have access to all forms of communications. Nung araw, sulat lang ho talaga eh. Ang nakakalungkot pa nito, walang papel, sa bato po isinusulat. Naalala niyo po ba yung unang mga sulat ng Diyos sa bansang Israel? Saan po ito sinulat? Sinulat po ito sa bato. At ito po ay ibinigay ni Moses sa bansang Israel, tablet of stones. Eh ngayon, hindi na natin kailangan ng bato para sulatan ng mensahe ng salita ng Diyos. Isinulat na nga ito ng Diyos saan? Sa ating mga puso. Isinulat na ito ng Diyos sa kanyang mga salita sa banal na kasulatan. At nung araw, di po ba, ganyan din naman tayo eh. Ang atin pong means ng pagpapahayag ay sulat, kartero. Ewan ko po kung may nagpapadala pa sa kartero ng love letter ngayon o ng sulat.
Wala na po yata, no? Kasi meron ng chat. At kung meron kong gustong sabihin, anytime you want, as long as you have internet connection, meron ng chat. Pero nung araw, wala po. Di po ba yung mga nagsa-Saudi? Talaga hong sulat. Snail mail ang tawag doon. Pagkatapos, nag-evolve ng konti, nagkaroon ng voice recorder. Na po yung cassette, no? I-re-record mo yung sinasabi mo doon. Nagsasalita ka. Pagkataas, papadala mo sa Pilipinas, mga C60. Yung C60, 60 minutes yun. 1 hour yun. Ano po? Tapos nagkaroon ng C120. Yung 120, 2 oras yun. So, ganun po yun. Ano po? Yung po yung pinapadala natin sa Pilipinas para malaman kung ano ang buhay ng ating mga mahal sa buhay sa ibang bansa. Tapos po, nawala na yung voice recorder, nagkaroon na po ng telepono. Naku, tuwan-tuwa tayo kasi naririnig na natin sa kabilang linya yung boses ng ating kausap. Pero nag-evolve pa po yung telepono. Nagkaroon pa po ng pager. Ewan ko kung nalaman nyo yung pager, na may pager ngayon na nagpapaalala kung nasaan ka na, kung nasaan sila. Pagkatapos, nag-evolve pa rin po ito into cellphone na may webcam. At ito pong cellphone na may webcam na ito, hindi mo lang na naririnig yung boses, nakikita mo pa kung ano ang kanyang ginagawa. At pagkatapos po, here comes the internet na you can put it in your tablet, in your laptop computer. At ngayon po mga kapatid, maging ang pamamahayag at pangangaral ng salita ng Diyos ay nagagawa via the web broadcast like what I am doing right now. So we have now access to hear the voice of God in a plenty of ways, and that is through His words. Ngayon po mga kapatid, ang Biblia, you can access your Bible anytime. Kaya po yung printed Bible, hindi na po masyadong nabibili ngayon. Why? Kasi po ang Biblia, kahit na anong version, meron na po tayong pwedeng i-download sa atin pong mga cellphone. May access po tayo sa Biblia ngayon, higit kesa noong araw. Kaya walang dahilan ang tao para sabihin, hindi ko marinig ang boses ng Diyos eh. Walang dahilan ng tao para sabihin, how can I hear the voice of God? You cannot ask that question anymore. Because all you need to do is to open your cellphone na lagi naman bukas, go to a certain Bible application, then open the scripture, read the Bible aloud, and you will hear the voice of God. Amen po ba? Minsan nga lang po, hindi tayo kontento sa pagsusulatan. No po? May sumusulat pa ba sa papel? Wala na. No? Wala na yatang gusto ng pakikipag-usap ng malayuan. Gusto po ay talagang nakikita, namamalas, narinig. At minsan, ito po yung kadahilanan kung bakit ang mga tao ay hindi narinig ang boses ng Diyos, kasi po ang tao mas gusto yung may proof na nandiyan yung kausap niya. Nandiyan yung ayaw po natin ang hindi natin nakikita, hindi po ba? Di ba? Pag meron kang ka-chat, may ka-voice call, sabi mo, oh, ba't wala kang cam? Buksan mo naman yung cam mo. Buksan mo yung camera mo kasi gusto kitang makita. Gusto natin yung virtually man or personal na nakikita natin ang kausap. Ito po ang ugali rin ni Tomas eh. Natatandaan niyo po. Sabi ng mga alagad, oy Tomas, absent ka. Sayang, nagpakita sa amin si Lord. Wala ka eh. Ano sabi ni Tomas? Hindi ako maniniwala. Hanggat hindi ko na ipapasok yung daliri ko sa kanyang palad at yung kamao ko sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala na nabuhay siya. Ganito ang maraming tao ngayon. Pag sinabi ko na ang Diyos ay nagsasalita, ang Diyos ay kinakausap tayo, ang Diyos ay may gustong ipahayag, ang sasabihin ng mga tao katulad ni Tomas, I want proof. Gusto ko marinig talaga na kinakausap niya ako. Alam niyo po mga kapatid, ganyan din po yung namatay na mayaman. Dalawa yung namatay, si Lazaro at saka yung mayaman sa Luke chapter 16. Napunta po sa Hades ng pagdurusa at tumingala sa langit, nakita niya si Abraham at ang sabi niya, Amang Abraham, tulungan mo ako rito. Hirap na hirap ako rito. Pwede ba utusan mo si Lazaro? O ipatak, dip yung daliri sa tubig, ipatak sa aking dila dahil ako'y uhaw na uhaw dito sa matinding init. Pwede bang utusan mo si Lazaro na pumunta sa aking bahay? Dahil sa aking bahay, meron ako 5 kapatid na tiyak pupunta rin sila rito. Ano sabi ni Abraham? Anak, no, ito pong sabi sa talata. Diyan, oh, nawala. Ano po? Ay, hindi ko pala naisulat. Sabi po sa Luke 16:29, sorry, gumawa ng PowerPoint, kulang pa.
Luke 16:29, ito po ang sagot ni Abraham. They have Moses and the prophets. Let them listen to them. Yun po the exact word. Luke 16:29. Sabi niya, paupapuntahin mo si Lazaro para paalalahanan ng mga kapatid ko. Dahil kung babalik si Lazaro, malalaman nila na merong impyerno, merong Hades, merong pagdurusa. Sumagot si Abraham at ang sabi, no way. Nandon si Moses at nandon ang mga prophet. Let them listen to them. Ano pong ibig sabihin nun? Hoy, naghahanap ka ng boses ng Diyos. Hoy, inihintay mong marinig ang Diyos. Hindi mo ba alam na nandyan si Moses? Nandyan ang propeta? Iyon ang inyong pakinggan. Silang nagsasalita tungkol sa Diyos at sila ang boses ng Diyos. Ang tanong, eh hindi ko marinig si Moses eh. Hindi ko marinig ang mga propeta, mga kapatid. Yung binabanggit po rito ni Abraham sa Luke 16:29 na isinulat ni Lucas ay ang literal na pagsasabing nandyan sa inyo ang Biblia. Those are the words of the prophet. Moses written 5 books in the Bible. The first 5 books of the scripture was written by Moses. Nandyan ika yun. Nandyan ang mga propeta. May minor, may major prophets. At meron pa hong New Testament written by the apostles. At sapat po ito na ating basahin para malaman at marinig ang tinig ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, John 10:27, yung tunay na tupa makikinig ng boses ng Diyos. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Ang tupa na nakakarinig ay ang mga tupang nagbabasa. Ang mga tupa na sumusunod ay mga tupang alam ang utos. Ang mga tupa na nagbabasa ng love letter ng kanyang pastol ay ang mga tupang marunong umibig sa pastol. Amen po ba mga kapatid? The Bible you are holding right now, if you are holding to your Bible, and if you have a cell phone that contains the Bible, is the primary instrument through which God will speak to you. And maybe He is speaking to you right now. Ayan po yung sinasabi ng Diyos ngayon, John 10:27. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Pwede pong sa araw na ito, iyan po ang i-post ninyo sa timeline ninyo. Paalalahanan kayo na ang tunay na tupa nakikinig sa boses ng kanyang pastol. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. No? Kapag tayo yung mga tupa, ang hinahanap natin lagi ang tinig ng ating pastol. Dahil kung hindi, maliligaw po tayo. Ang pinaka-instrumentong paraan, na mabilis na instrumentong paraan para marinig ang tinig ng Diyos, malaman ng kanyang mga palatuntunan, ay ang patuloy na magbasa ng kanyang mga salita. Now, ang susunod natin gagawin ay, let us look some practical ways in which you can begin to hear the voice of God. Dito po maraming nag-i-struggle. How can I hear the voice of God? Some practical ways in which you can begin to hear the voice of God. Number one, put yourself in a position to hear God's voice. Gusto ko po sabihin sa inyo, kaya minsan hindi natin marinig ang tinig ng Diyos, wala ka sa posisyon. Ano po ang ibig kong sabihin? Ang sabi po ng talata, Habakkuk 2:1, I will stand upon my watch and set upon the tower and will watch to see what He will say unto me. Si Habakkuk po ito, gusto niyang marinig ang tinig ng Diyos. Gusto niyang malaman kung anong mga nais ng Diyos sa kanyang buhay, anong kanyang ginawa. Sabi niya, tumayo ako sa isang tore at nagbantay at hinintay kung ano ang sasabihin ng Diyos sa akin. Mga kapatid, sa sobrang busy ng buhay ng tao, sa sobrang dami ng pinagkakaabalahan, sa sobrang dami ng gusto nating ma-accomplish sa ating buhay sa loob ng isang araw, aminin natin o hindi, wala tayong makuhang panahon para pakinggan ng Diyos. Wala tayong mailaang oras para magbasa ng salita ng Diyos. Ngayon ang tanong, paano mo mapapakinggan ang tinig ng Diyos kung wala ka sa posisyon? Inaagaw po ng iba't ibang mga pangangailangan sa buhay
ang oras na dapat ilaan, ang posisyon na dapat ibigay, ang kalagayan na dapat inaangkin ng Diyos ay inaangkin ng ibang mga prioridad. Paano natin mapapakinggan ang tinig ng Diyos? Masakit, pero ito ang totoo. Lumalaki, tumatanda, hindi po tayo tumitibay sa ating pananampalataya dahil kulang na kulang po tayo sa sulat ng Diyos. Kulang na kulang po tayo sa kanyang mga salita. Tapos magrereklamo tayo na hindi natin naririnig ang kanyang tinig. Sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, sa araw-araw may sariwang mensahe ang Diyos na kailangan lang nating kunin, katulad ng bawat araw na ang bansang Israel ay namumulot ng mana sa ilang para sila kumain pisikal, ganun din sa buhay espiritual. You need to be in the right position. You need to be in the proper place where you can get the daily dose of God's mana na ipinagkakaloob. Amen? That is the spiritual food. That is the mana that we need to be taking daily. Pero ang malungkot, hindi yun ang prioridad natin. The priorities of our life are focused only on the things that are material, on the things that involve money, on the things that involve bank account, on the things that involve our work, our career. Mga kapatid, kung gusto mo magtagumpay sa mga aspeto na yan ng buhay mo, unahin mong pakinggan ang tinig ng Diyos. Unahin mong hanapin ang kanyang mga mensahe. Maglaan ka naman ng oras para siya mapakinggan. Ngayon, kung talagang walang-wala ka ng panahon talaga sa bagay na yon, magbigay ka ng panahon sa mga mangangaral na nagpapahayag ng salita ng Diyos kahit masakit sa iyong puso. No, may narinig ako isang pastor nagme-mensahe kanina, yun daw hong mangangaral dapat daw po ay hindi reckless sa pagsasalita. Tama po yun. Hindi reckless sa pagsasalita ng hindi katotohanan. Dapat huwag tayong pabigla-bigla. Pero, yung pong tunay na mensahero ng Diyos, masakit kung magsalita. Dahil nagsasabi po ng katotohanan. At kapag nasaktan ka, manatili kang nakikinig sa pastor na yon. Dahil yung pastor na yon ang magtutuwid sa mali nating ginagawa. Hindi po nangungunsinte ang salita ng Diyos. Hindi nangungunsinte ang Diyos. Hindi ka lalago kung wala kang panahon sa kanyang mga salita. Masaktan ka man ngayong umaga. Amen po ba? So wala tayong panahon sa kanya. Masyado tayong abala, masyadong busy para siya mapakinggan. Di pa madalas naririnig natin sa mga kausap natin ang katagang, ano nga ba yung sinasabi mo? May sinasabi ka ba? Pag ganun ang kausap, nakakatamad kausap, hindi po ba? Minsan ang Diyos ganun din, anak. Meron siya sinasabi, meron siyang gustong sabihin, pero masyado kang busy, masyado kang abala. Hindi mo marinig yung tinig na yun kasi meron kang ginagawa. Pagkatapos biglang-bigla sasabihin mo, Lord, ano nga ba yung sinasabi mo? Ba't hindi kita marinig? Paano mo siya marinig? Eh, abala ka. Ganon din naman po tayo mga kapatid. Naranasan niyo na po ba yung mga anak natin? Minsan kailangan hatakin ang inyong palda. Kalabitin ka para bigyan mo siya ng panahon dahil wala kang time sa kanya. Hindi po ba? Minsan ganun din tayo, ganun din ang Diyos sa atin eh. Panay na kalabit eh. Panay na hatak sa atin. Hindi natin siya mapakinggan. Kasi masyado tayong abala. Ang Diyos gusto tayong kausapin. Nandyan lang siya. Sa umagang ito, meron siyang mensahe. Makinig tayo. Gusto niyang makausap ka. Maglaan ka ng oras at ng panahon. Bitawan mo muna yung ginagawa mo. Tumigil ka sandali. Gumising ka ng maaga para may panahon ka. Hindi yung pagising mo, maghihilamos ka na lang. Susubo ng konti, tatakbo, diretso trabaho. Maghapon, magpapakamatay sa katatrabaho. Pag uwi ng bahay, lupay-pay, hihiga, matutulog. Ganun na uli kinabukasan. Nasaan ang pakikipag-usap sa Diyos? Ngayon, sasabihin mo, malago ka sa buhay pananampalataya. Hello! Ang nagpapalago sa isang mananampalataya ay ang paglalim natin sa pakikipagtipan sa salita ng Diyos at pakikinig ng kanyang mga mensahe. Now, how do we do this? How do we do this? Ang sabi po ng Isaiah 50 verse 4, no po, we need to listen consistently. In order, no, yun yung second point, we must be in a position, then second, we need to listen consistently. Ano pong ibig sabihin? Notice the word
morning by morning sa Isaiah 50 verse 4. Ano po sabi niyan? He awakens me morning by morning to listen. Ginigising niya ako araw-araw, bawat araw para makinig. Mga minamahal na mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa inyo sa mga taong lagi pong nakatunghay sa tinig ng pag-asa. Sa mga taong nag-aabang, lalo't alam ko sa Amerika, 5:30 pa lamang po ng umaga. Yung pong mga nasa Pilipinas, mag-aalas 10 na po ng gabi. Pero you are giving your time to watch and listen. Ito po kasi ang paalala. Kayo po na nagbababad sa mga aral ng salita ng Diyos araw-araw, kahit kayo nasasaktan, maniwala po kayo, lalago kayo at titibay kayo sa pananampalataya. Kesa doon sa mga pastor na wala na pong ginawa kundi pagbobolahin kayo. Bigyan kayo kunwari ng mga false hope. Yung nakapanood po ako kahapon, itinaas lang yung bote ng tubig, yung pong mineral water. Sabi, pag-pray natin, babasbasan ko tong mineral water, painom mo sa anak mo. Naandito po sa Canada yon, mga espiritistang espiritual, mga espiritistang pastor, mga albularyong pastor at mga mangangaral na may mga hocus-focus na ginagawa, tapos yun namang mga walang nalalaman sa salita ng Diyos na pabobola, na paaayon, at nahuhukpo ng mga bula ang mga manggagawa pong ito. Nakakalungkot. Pero hindi po kayo maloloko, hindi kayo mabobola if you will listen consistently to the teaching of the scripture. No? Listen to the word. Ang sabi po, ano, he awakens me morning by morning to listen. So by waking up in the morning with the sole objective of hearing God's voice, no, and start day by deciding not to do anything until you have spent listening to God, you will grow. You will grow. Hindi po tayo makikinig kung kailan lang maisipan. Hindi kung meron lang sakuna ng buhay. Hindi po yung kung may problema lang. Hindi kung kailan lang natin gusto. Consistency is the key to anything in our lives. So be consistent. If you will consistently start your day listening to God, you will begin to recognize what He is saying to you all the time. Magiging sensitive ka. Magiging sensitibo ka sa gusto ng Panginoon. Hindi po ba ganun sa mag-asawa? Kapag yung araw-araw kayong magkasama, nag-uusap kayo lagi, sabay kayong kumain, di po ba? Nagkakaunahan na nga kayo ng mga salita eh. Sabay po bigla magsasalita kayo, parehas yung sinasabi nyo. Bakit? Nagkakaunawaan na kayo ng puso eh. Nagkakaintindihan na kayo. Ang Diyos alam lahat ng bagay sa atin. Ang problema sa atin, tayo hindi natin alam kung ano ang kanyang kalooban. Amen? So in order to grow, spend time. No, be in a position to listen and listen consistently. Pangatlo, never listen to a voice that is contrary to the word. Huwag ninyong pakinggan yung mga nangangaral ng taliwas ay tinuturo ng Biblia. Ano po? Hindi po lahat ng nandyan sa internet ay matuwid mangaral. Yung mga pastor na pinipilipit yung salita ng Diyos, iwasan nyo po yan. Yung nagsasabing sila ay Kristo. Meron pong ganun eh. Sa Davao, meron pong pastor na po, na siya raw yung anak ng Diyos in a gentle setting. Siya na yung Kristo ng Pilipinas, kine-claim niya. Ang dami pa rin na pabobola. Ano pong dahilan? Kasi po, pinakikinggan nila tong pastor na ito, hindi binubuksan ng Biblia. Pinakikinggan nila ang boses ng pastor na bulaan, hindi marunong magbasa ng katotohanan. Meron namang isa, yung founder daw nila, anghel. Imaginin po naman ninyo yan. Ano ba naman mga turo yung pinaghuhugot na yan? And yet, ang daming followers na nagpapabola. Can you imagine yung founder nila? Anghel? Hello? No? Eh, nakakatawa. Pero, maraming naloloko. Kasi nga po, hindi nila alam kung ano ang nakasulat. 2 Peter chapter 1 verse 19. Ano po ang sabi diyan? We also have the prophetic message as something completely reliable, and you will do well to pay attention to it
as to a light shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Hangkat hindi bumabalik ang Panginoong Hesukristo, yung mga prophetic messages na nakasulat sa Biblia, ang mga mensahe nito, ang sabi dyan, completely reliable. Wala po tayong mapangahawakan na reliable kung hindi ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya huwag lalabis sa nakasulat. Kung hindi nakasulat, huwag nyo pong pagpapaniwalaan. No? Kaya madami ang nadadaya sa mga maling bulaang guro dahil sa kawalan ng pagkaunawa sa salita ng Diyos. Ang tanong, paano malalaman ang galing sa Diyos? Dapat nagbabasa ka ng kanyang sulat. Madami sa mga sermon sa pulpito ngayon ay katang-isip ng mga pastor. Ang mga sermon sa pulpito ngayon, testimony at patotoo ng ibang tao. Napapakinabangan, opo, pero hindi po iyon ang nakasulat. Yung iba nga minsan nakasulat na, minamali pa, pinipilipit pa, out of context ginagamit ng mga pastor. No? Kaya ang mahalaga, nakababad tayo sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos para hindi tayo mailigaw. Never listen to a voice that is contrast to the Word of God. Amen? Pangatlo yan. Pang-apat, obey Him in the little things that you already know. Para daw mapakinggan natin ang boses ng Diyos, yung mga bagay na maliliit na alam mo na, gawin mo. Diba? Alam naman natin, ang sabi ng Biblia, hinati lang ang lahat ng kautusan sa dalawa eh. No, para mas madali, ikontian lang natin ang mga utos. Sabi ng Diyos, sa kanyang mga utos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong isip, buong kaluluwa. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito ang summary ng lahat ng kautusan. So, ano pong dapat gawin? Ito yung bagay na yun eh. Simple. Pero ubod ng lawak. Mamuhay tayo with that concept in mind. Ito bang ginagawa ko ay pag-ibig sa Diyos? Kung ang sagot ay yes, pagpatuloy mo. Ito pang ginagawa ko ay pag-ibig sa kapwa. Kung ang sagot ay yes, ipagpatuloy mo. Obey Him in the little things. Ano po ang sabi ng Luke 16 verse 10? He that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. Minsan nga po, yung mga konting alam natin sa Bible, di natin masunod, how much more yung madami? Di po ba? Yung mga konting nalalaman at narinig na natin na sinabi ng Diyos, di natin magawa. Kagaya na lang ng 10 utos, lagi na po natin naririnig yan. Huwag papatay, huwag mangangalunya, huwag magnanakaw, huwag magsasalita ng hindi katotohanan, huwag gagawa ng mga Diyos-Diyosan. Those things, those are simple things. And yet God wants us to be consistent in our obedience to those little things. Pero hindi natin nagagawa. Paano tayo pagkakatiwalaan ng mas malalim? Paano tayo pagkakatiwalaan ng mas marami kung hindi tayo maging tapat sa kokonti? And as we are faithful to carry out the simple voice of the scripture, such as to forgive, to serve, to love, to tithes, no? Paano ba tayo pagkakatiwalaan doon sa mas malalalim? Yung to go and preach the gospel, and to go and serve in humility and humbleness. Di po ba? The voice of God will become clearer and clearer in areas of life that are more complicated and harder to figure out if you will just be obedient to the little things you already know. Amen? Panlima, keep a soft heart. Magkaroon tayo ng malambot na puso para sa salita ng Diyos. Sabi po ng Hebrews 3:15, today if you hear His voice, do not harden your heart. Minsan, ito po talaga ang katotohanan eh. Matitigas ang ating puso. Hindi po makakapasok ang salita ng Diyos sa isang pusong matigas. Here are some simple steps to keep a soft heart.
One, be willing to do whatever He tells you or before He tells you. Pangalawa, be thankful for what God has done. Sabi nga, a thankful heart is a soft heart. Para maging malambot ang puso, maging mapagpasalamat. Pangatlo, hold nothing against anyone for any reason. And that includes forgiving yourself and forgiving others. Jesus' blood was shed for your sins, for your shortcomings, for your mistakes. He holds nothing against you. Sabi ng Diyos, Ama, patawarin mo siya. Sabi ni Jesus, patawarin mo sila sapagkat din nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So treat yourself and others the way Jesus treats you. You are forgiven, you need to forgive. Tandaan po natin, God loves you so much that He never wants you to be alone. He will be with you wherever you go and speak to you in every situation in which you will listen with a humble heart. Problems increase in our lives when we don't listen to God. Solution come when we hear from Him. Amen? Pagpalain po tayo ng Panginoon. I hope naging makabuluhan ang mensaheng ito sa inyo at napaalalahanan tayo na mamuhay ng merong desire na pakinggan ang kanyang mga tinig. Amen? Tayo po'y dumako sa panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Umaasa po, Panginoon, sa mga bagay na nais mong gawin sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ka po nagkukulang. Salamat po sapagkat lagi kang available sa iyong mga anak. Available kang magsalita, available kang pakinggan kami, at available ka, Panginoon, na kausapin ang iyong mga anak sa lahat ng aspeto ng buhay. Tulungan mo kaming magkaroon lagi ng pagnanasa na pakinggan at hanapin ang iyong mga salita sa banal na kasulatan. Sa araw pong ito, nakikinig ang iyong mga anak sa mga mensaheng nais mong ipahayag sa amin. Nagpupurit, nagpapasalamat kami sa mga aral nito. Sana po, Panginoon, hamunin ang bawat isa at dalahin sa malalim na pagkaunawa at pananampalataya at mamuhay kami na may pagsunod lagi sa iyong kalooban. Maraming marami pong salamat, Panginoon. Basbasan at pagpalain mo po ang bawat isang tagapakinig ng tinig ng pag-asa, ang kanila pong mga sambahayan, ang kanila pong mga pamumuhay. Sa lahat ng pagkakataon ay iparanas mo na ikaw ang Diyos na nagpapala at sumusubaybay. Sa iyo po, binabalik namin ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming samo at ang aming dalangin. Amen and amen. Ayan, ano po ba ang nangyari? Ay, patayin ko na pala to. Ay, no, ayaw mawala. Ay, mali. Naharangan po yung pagbumuka ko rito. Teka, lipat ko lang. Ayan. Pagpaumanin niyo na po. No, nangangapa pa ho, nangangapa. No, hindi pa ho masyadong gamay ang atin pong bagong system. So, ayan po mga kapatid. Gusto ko lang pong batiin ang atin pong mga nakasama ngayon. Si Tita Myra Paredes Libertino, si kapatid na Jay John. Magandang araw kapatid. Welcome sa Tinig ng Pag-asa. Si Ate Marieta Escupin, magandang araw po sa inyo. Ate Esther Bautista. Ayan, si Len Kison, si kapatid na Rudel Legaspi. Magandang araw po, kapatid. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Marjorie and Daryl Almasar, magandang araw mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Agi Victa, magandang araw po. Ate Merly Toledo, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Darren at Marlet Sakdalan. Ate Paz Perez, magandang araw sa inyo. Ate Lani Tulagan, magandang araw po. Ate Ellen and Kuya Monching Gonzales. Ate Nelia Ramos, magandang araw po. Ate Vanji Magnaye. Ate Agi Victa. Ate Del at Kuya Eddie Sauler. Ate Febay Santos. Ate Mirna Sinfuente. Nani Belen Olaes, pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid.
Si kapatid na Jesser Ikalya. Jesser, magandang araw sa inyo. At si Miriam Galvan, Kuya Larry Montillano, at si Kuya Rodante Kerubin. Yan, pagpalain pong kayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. Si Ate Cora Dolor, si Nanay Hilda Mendoza, si Kumaring Ami Santos, si Ate Marie Cruz, magandang araw po. Si Ate Nene Enriquez, si Marie Kimingin Visto. Ayan, si Marie Visto. Si Ate Raquel Causaren Villanueva. Raquel K, magandang araw. Si Ate Evelyn Cameros, magandang araw po Ate Evelyn. Si Marie B. Frias, si kapatid na Olive Andamo, magandang araw po. So marami po nanood sa atin ngayon, no? Natutuwa na po ako sa inyo, mga kapatid. Ang dami na po na nanonood tuwing umaga. Lalo na po kung i-share niyo yan, no? Pag nakaabot po tayo ng 200 na live, no? Hindi pa ako nakakakita ng 200 viewers, eh. Pag nakakita po ako ng 200 viewers, magpapa-Jollibee po ako. Nagbibiro lang po. So magandang araw po sa inyo, Ate Oli Bandamo, Apmin Mbile, magandang araw po. Kuya Eric Maynes, Pastor L at Ate May Capillar, magandang araw po sa inyo. Ate Joyce Pakinggan, si Ate Elisa Banasihan. Ito po palang si Ate Elisa Banasihan. Anak din po pala ito ni Nanay Pasing, kung hindi ako nagkakamali. Nanay Pasing, Silya. Ayan, tsaka ni Tatay Eleno. Tama po ba ako, Ate Elisa? Ayan, kapatid ni Enoch, ni Ate Galo. Ayan, yun po yung mga magkakapatid. So, ganun din po, si Tita Castillo. Magandang araw po, Tita Castillo. Kay Pastor, ay Pastor, kay Kuya Alvin at Ate Virgie Darapisa. Ayan, Pastor Alvin, no? Magandang araw sa inyo. Ganun din po kay Ate Delia at kay Kuya Van Magkawas. Magandang araw po sa inyo. Kay Ate Cora Dolor, kay kapatid na Eric Advincula, kay Ayi at kay Eric Advincula. Magandang araw sa inyo. Pastora Esper Laudato, magandang araw sa inyo po. Ayan, sa Pastor Esper from Cavite City. Ganun din po kay Ate Marieta Escupin, kay Marie Clara. Ate Marie Clara, magandang araw po sa inyo. Ganun din po kay Kuya Manix Cruz. Good morning po sa aming assistant pastor, Kuya Manix Cruz. Kay Ate Esther Olaño from Qatar, from Doha, Qatar. At kay Ate Merly Toledo. Ayan, so maraming marami pong salamat, mga kapatid, sa mga sumubaybay sa atin. Kanina po nakita ko si Ate Ading Hinido, si Ate Judith Advincula, si Kuya Noel Lapus. Yun po yung mga nauuna, eh. Si Lily Camyalu, no, si Bunso. Yung mga nauuna po silang pumapasok. Si na Kuya Eric Maynes. Ayan, so pagpaumanhin nyo na po. At yung pong Facebook natin ay hindi po, dapat po, wag na siyang aalis dun, eh. Di po ba? Dapat ganun, eh, no? Pero hindi po natin pwedeng utusan yung Facebook. Umaakyat po talaga yung mga comments. Kasi po sa isang araw, nakakatanggap po tayo minsan ng mahigit 200 comments. So napakadami, no? Minsan po 100 yung manonood. Pero syempre, nagre-respond tayo doon sa message. May mga amen po tayo, sumasagot po tayo. Na-appreciate ko po yun. At maniwala ko kayo, hindi, binabasa ko po isa-isa yung mga message nyo na yan. Kaya mag-message kayo ng mahaba-haba. Medyo mahaba-haba akong babasahan. So maraming maraming salamat, mga kapatid, sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay, sa mga sumasama po sa amin sa prayer meeting. Kagabi po, prayer meeting ng Winnipeg Unida. Maraming maraming salamat po. So ganun din po, doon sa mga ano tawag doon, gusto pong manood ng aming pong pananambahan, alas 10 po ng umaga po dito pag Sunday. Sa Pilipinas po medyo gabi na yun, alas 12 na po ng gabi yun sa Pilipinas. Pero sa Amerika, mas maaga po ng konti, yung alas 10 ay alas 8 lang po ng umaga yon. Kaya if you want, and you are from the States, and you are from Canada, if you want to watch our live streaming, not live streaming, our online worship service, you can visit our Facebook or YouTube account, yung pong Unida Tinig ng Pag-asa. Ayan, na ang picture po ay ang picture ng inyong lingkod. Yon, mag-click lang po kayo ng subscribe doon. At lahat po ng mga ipinopost naming mga video, even this video afterwards,
I will be post. Oh no. Ayun, that's the problem. Hindi po pala naka-record to ngayon. Yun ang problema. So hindi po ito na-record kasi po hindi po siya automatic recording eh. Pag magsisimula na ako, dapat po i-click ko yung record para nagre-record po ito, and then afterwards maipo-post ko sa YouTube. Unfortunately, I was not able to click record today, kaya po may mga naghahanap po sa YouTube ng Tinig ng Pag-asa Broadcast Daily. May mga araw na nakakalimutan ko po, katulad po ngayong araw na ito. So this will be you can see this on Facebook but not on YouTube, unless I will download this again and re-upload sa YouTube, and it will be double work for me. So, pero ganun pa man, kung talagang kailangan, I will do that later. So, maraming pong salamat mga kapatid sa inyo pong patuloy na pagsuporta, sa mga pananalangin din po ninyo sa inyong lingkod, kay Dang, sa mga bata, sa ministeryo namin dito sa Canada. Salamat po sa mga pagpapala ng Diyos. May mga kapatiran po na nagka-COVID dito sa Canada, at salamat naman sa Panginoon na sila ay pinagaling na ng Panginoon. Kaya kung kayo po ay nasa kalagayan ngayon na may COVID, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Ang Diyos po lagi ang ating pag-asa. O kung ano man po ang inyong kalagayan ngayon, kung meron man kayong karamdaman o mga pinagdadaanan, ang hamon po natin ay makinig lagi ng salita ng Diyos, magpakalalim po tayo sa kanyang mga turo, at hindi man tayo bigyan ng Diyos ng tinatawag na healing grace, may God grant you the sustaining grace na ibinigay niya kay Apostol Pablo. Po, kung gusto niyo po marinig yung aral ng inyong lingkod tungkol dito, na po, meron pong dalawang biyaya na ibinibigay ang Diyos tungkol sa karamdaman. Ang una po, yung tinatawag na healing grace. Pagagalingin kayo ng biyaya ng Diyos sa iba't ibang paraan na nais niya. Ngayon, pag hindi tayo pinagaling, ang Diyos din naman, katulad kay Apostol Pablo, magbibigay naman siya ng tinatawag na sustaining grace. At may basihan po ito. Ito po yung ibinigay niya kay Pablo nung si Pablo ay nagkaroon ng tinik sa laman. Hindi po ito pinagaling ng Diyos, pero nagbigay ang Diyos ng biyaya, ng kalakasan para ito'y kanyang mapagtagumpayan. So purihin po ang Diyos mga kapatid. Kasama po kayo lagi sa aking mga personal na dalangin. I may not have enough time to pray for your specific needs, pero pwede niyo po yung i-comment. At pag nasa comment section na po ang inyong mga panalangin, nililista ko po yan. At pag may pagkakataon, pwede ipinapanalangin ko po yan. Banggitin nyo lang if you want me to pray for it live. Kasi po may mga prayer na hindi ko po binabanggit live. Kasi po hindi naman po ibinilin na ipanalangin ko po live. Kasi po may mga bagay na hindi dapat i-disclose. At kailangan po ay ako na lang po ang magpe-pray nun personally. So again, maraming salamat. Ingatan po kayo ng Panginoon. At ito po muli ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone!